Una ay nagpapahayag sa atin na si Juan Bautista ang Elias ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Papatagin ang kanyang mga landas at ipapahayag na nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ang kaganapan ng muling pagdating ni Propeta Elias. Kaya binahagi dito na sabi nga ay walang dakila kaysa kay Juan Bautista sapagkat sa kanya ipinahayag ng Diyos ang dakilang biyaya na makita ang Mesiyas kay Jesus na hinihintay ng bayang Israel. Kaya po sa ibang mga Israelita, hanggang ngayon, para sa kanila ay wala pa ang Mesiyas. Kaya hanggang ngayon, naghihintay pa sila sa Mesiyas. For 5,000 years ago, sa atin dumating ang Mesiyas 2,000 years ago. So kaya ipinahayag natin dakila si Juan Bautista. Pero ipinahayag rin natin na ang mga taong may kawabahan ng kalooban ay higit kay Juan Bautista. Kasi tangi lamang sa kababahan ng kalooban nakikita natin ang pagkilos ng Diyos. Kaya mo yung kadakilaan ay pinamamanim ng may kapalian din. Hindi yung kadakilaan ay pinahayag din kay Juan Bautista. Ano yun? Yung makita, yung pagkahari ng Diyos. Kaya mo kumisan ay sana makita natin yung pagkahari ng Diyos. Ano kumisan na nakikita natin kasamaan, kalupuan, demonyo. Kaya nga kumisan mag-ingat tayo. Kumisan ay baka hindi natin napapansin. Kaya nga ayaw nang bahagi yun. Huwag kayong magmumura. Lalo-lalo na. Kapag kayo nagsalita ng demonyo, sino yung tinatawag ninyo? Hindi pagkahari ng Diyos yun. Kabaligtaran nyo sa pagkahari ng Diyos. Ay, hindi tayo naging katulad ni Juan Bautista. Hindi tayo nagiging dakila. Bakit? Ay, hindi natin nakita yung presensya ng Diyos. Hindi natin nakita yung pagkilos ng Diyos sa daigdig na ito. Eh, yun naman yung hanapin natin. At sana matagpuan natin ang presensya ng Diyos. Na kung Diyos, hindi pinagdiriwang natin ngayong kapanahonan ng Kapaskuhan. Nanawa, ay huwag natin kalimutan natin. Sabi na eh, kung Diyos na rin, God made it permanent na makita natin ang Diyos at ang kanyang paghahari sa daigdig na ito. Bakit hindi natin nakikita? Baka wala tayong kababaan ng kalooban. So, bahagi yun. Yun ang hanapin natin. Kaya nga nang sabi, seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Hanapin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang lahat ay ipagkakaloob sa inyo. Ginawa ang bagay na kung saan ay higit nating pakinabangan. Pangatlo,
Yung alin? Yung karahasan. Ang karahasan ay hindi yung presensya ng Diyos. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng marahas na pagkilos. Bagaman kuminsan, sabi natin, gusto natin marahas, mabilis, madali. Pero wala ang Diyos doon. Hindi yun ang pamamaraan na ginamit ng Diyos. Ang ginamit ng Diyos yun yun, tahimik at kapayapaan sa pamagitan ng maayos na magkilos natin sa daigdig na ito. Kaya kung siya nakakalungkot na may mga taong ginagawang dahilan ang presensya ng Diyos na alin, na maging violente. No? Wala dyan yung kahay, wala dyan ang karanasan ng Diyos. Wala din yung presensya ng Diyos sa pamagitan ng mararahas na pamamaraan. Maging ito man ay sa pagkilos o kahit na sa pananalita. Kuminsan hindi natin napapansin ano, dahil yung naging marahas sa pananalita. Bagaman, kuminsan kahit na malumanay ka, ano, may mga tao talaga kasi nabuhay sa karahasan, kaya akala nila ay yun yung pamamaraan, marahas ang akala nila. Kasi hindi yun ang kanilang mabubuhay. Ang tao na sanay sa karahasan, ano yung marami nilang makikita? Karahasan. Eh, panalangin natin sa harapan ng publika pa na makita natin yung pagkilos sa pamagitan ng malumanay na pamamaraan. Matahimik na pamamaraan. Iwasan natin ng anumang uri ng karahasan. Kasi kumisan yun ang nakikita ng tao para magkaroon ng tunay na sa video. Hindi yung magkatagal yun. Kasi aagawin at aagawin ka rin ng karahasan sa pagkilos. At yan ay bahagi na ng karanasan na tinatawag natin yung mga alitang na hanggang ngayon ay namamayani for millennia. Hindi ng 4 centuries, for millennia, ibig sabihin, for thousands of years, ay naantod, hindi nakawawala kasi bakit ang nakikitang pamamaraan na magkaroon ng solusyon ay sa pamagitan ng marahas. Hindi yung paanyaya ng buhay kapalayarin, kapayapaan, kapanatagan, at kahinaunan. Italagin natin sa lahat ng buhay kapalayarin na nawa tulungan tayo maging mahinaunan. Nandun ang Diyos sa kahinaunan.